So musuroy na sadda sa tanom nga ampalaya. So naanata karon sa ampalaya. So tingnan nyo naman no kung gaano karami yung ampalaya. First row, second, third, fourth, panglima, panganim, pangpito. So, walo. Walo lahat guys. So, pasyalan natin. So, ito naman yung mga tanim na ampalaya guys. Hybrid ampalaya. So, tingnan nyo naman oh. Yan. Ang mga kadiskarte nito guys. Kaya nakikita nyo na walang mga sanga-sanga, di ba? Oh, kasi pinupruning yan. Pag may tumubo dito, puputulin yan, puputulin, puputulin. Pagkadating dito sa pinakabahayan niya, excuse, hindi na yan puputulin. Kasi ito yung mga ganito, kakapit na yan dito. So yan mga diskarte sa ampalaya. Tulad yan, oh, napapansin nyo, walang sanga-sanga dyan. Pero tumubo na siya, lumpas na siya sa bahayan. Ayan, hinayaan na yung mga galamay niya na mag-spread na ba sa ibabaw ng balayan. So ana ang mga diskarte sa ampalaya guys. So tanawaw, tingnan nga naman natin kung gaano karami yung ampalaya. So kung 500 lang pinag-usapan, siguro nasa nandyan puno ng ampalaya. Ang dami. Napakaganda talaga guys kung meron tayong sariling pananim. Kasi yung ulam natin, libre na. May kita ka pa. So napapansin natin, ang ampalaya ay nagsisimula ng namulaklak. Ayan o. Yung bulaklak na yan, pagkatapos ng bulaklak, pagka nalagas na yung mga dilaw na bulaklak, magiging bunga na yan. Ayan o. Magiging bunga na yan. Bulaklak talaga yan sa umpisa. Pagkatapos ng bulaklak, yan, magiging bunga na. So, no, napakahaba ng ampalaya, no? So, magbigay tayo ng sample. O, tingnan nyo, ito bunga na to. Diba? Ito na yung tinatawag ng bunga na pagsisikap natin. So, napapansin nyo, yung sa dulo, lagas na yung bulaklak. So, galing sa bulaklak, tapos magiging bunga siya. So, kita nyo naman, ang daming tanim na ampalaya. Iikot tayo, guys. Iikot tayo. Ayan. So, napakaraming ampalaya. Diba, guys? So, pasyal muna tayo. Tapos, lilipat tayo sa kabilang tanim na naman. Iisahin natin to. Isa-isahin natin to ba? Para naman makita nyo kung gano'ng karami at gano'ng kaganda talaga kung meron tayong sariling pananim. Ayan o, tulad dito. Ayan, bunga na siya. Bunga na siya. Bunga ng mga pinagsisikapan. Ayan na yun. Mga 2 weeks from now guys, balikan natin to. Napapansin nyo, ayan o, bakante pa si ibabaw. Hindi pa nag-spread yung mga galamay niya. Hindi pa gumagapang. Pero dalawang linggo mula ngayon, pasyalan natin ulit itong mga garden ni Boss Dudong Dilalamon. Tingnan natin kung ano nang hitsura sa dalawang linggo. So tandaan nyo yan ha mga kadiskarte. Dalawang linggo, pasyal tayo ulit dito. So ayan, nakikita nyo kung gano'ng kaganda kung meron tayong sariling pananim. Doon sa kabila, pipino, dito naman ang palaya. So, pasyal na naman tayo sa iba. Ha? Guys, pasyal tayo sa iba. So, ito naman guys. Ito yung pitsay na pananim. So, nakikita nyo, napakahaba ng pitsayan. Pitsay lahat ito. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan. Apat na mahahabang row. Pitsay lang lahat yan guys. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung pitsay. Oh. Ayan. T-
2 weeks from now, makikita nyo, malago na to, pasyalan natin ulit to. Ayan. Ayan. So lakad tayo, papunta dun, tapos kwintuhan tayo. Oh, wag nyo namang sabihin na hindi kayo marunong magtanim ng pitsay. So tulad ng sinasabi ko, kung wala kayong mga buto-buto ng pananim, pwede kayong manghingi kay Konsihal Dudong Dilalamon. Namimigay naman siya. Dahil yun naman talagang goal niya, makatulong din sa ibang tao. So ngayon, kung mahiya kayo, hindi kayo manghingi, pwede kayong bumili sa palengke. Meron nagbibinta din dyan sa palengke ng mga buto ng pananim. So nasa tao lang yan guys. Ang sa akin lang naman, nagsishare lang ako ng mga dito. Sinishare ko sa inyo. Kasi talaga, pag meron tayong sariling tanim, nakakatipid tayo. At saka, nakaminos pa tayo sa gastos, nagkapira pa tayo. So, kung talagang para sa inyo lang, o pwede naman kayo magtanim ng para sa inyo lang. Yung sa inyo lang ba? Yung panggulay nyo lang? Pag gusto nyo nang kukuha kayo ng atsal, meron kayong atsal. Kuha kayo ng kamatis, meron kayong kamatis. Pag meron talaga tayong sariling tanim, sa mahal lang bilihin na ngayon, makakatipid ka. Pero kung talagang ayaw mong magtanim, ay bumili ka na lang. Pwede naman, lalo na pag marami kang pira, no? So, ayan. So, nakikita nyo, no? So, ganun pa rin ang kadiskarte. Ganun pa rin ang diskarte nila. Para yung tubig hindi iaabot sa pananim, nilagyan nila ng kanal. Ayan, oh. Nilagyan nila ng kanal. Para yung tubig, diretso lang sa daluyan, hindi iaabot sa garden. Napakarami guys, ang ganda talaga tingnan, promise. Pag nakapasyal kayo dito sa pinasyalan ko, siguro sabihin ninyo, ang ganda naman, sana magkaroon ako ng sariling ganitong tanim. Di ba? No. So ganyan guys, ang mga kadiskarte. No? So hindi pa tayo tapos guys. Marami pa mga tanim dito. Hindi pa nga natin napuntahan yung iba. Pero thank you talaga kasi nakapunta tayo dito, no? Pinalayagan tayo ng may-ari ng farm na mag-ikot tayo sa farm niya. At binibideo natin para ma-share sa ibang tao, para malaman nila na maganda talaga pag meron tayong sariling pananim. Oh, yan. Kasi pag nagtanim ka guys, nag-garden ka, maraming benepisyo sa iyong buhay. Naka-exercise ka pa. Libre pa yung ulam mo. May naibinta ka pa. So, ano pa ba dyan? Ang hanapin natin. So, magtanim tayo. Ayan, oh. Nakikita nyo, ang haba, no? Oh. Puro pitsay lahat yan. So, lilipat na naman tayo, guys. Para malibang kayo. So, lilipat naman tayo ng ibang pananim. So, maraming salamat talaga, guys, sa pag-suporta nyo sa aking video. Thank you very much sa panunood. Thank you very much sa like and heart reaction. Thank you so much. God bless inyong lahat. Maraming salamat talaga. So lilipat na naman tayo ng ibang pananim guys. Tingin tayo, pasyal tayo, samahan nyo ako. So ito naman guys, ito naman yung tinatawag sa Tagalog na sitaw. Kung sa Bisaya, ito ay batong. So ayan, oh. Ang daming batong guys. Kasi farm talaga ito. Yung pinupuntahan natin ngayon ay farm talaga. So napapansin natin yung batong hindi pa nagsimulang namulaklak pero malapit na to. 2 weeks from now, pagbalik natin dito, may bunga na to. Sigurado yan mga kadiskarte. Panahon ngayon, sa mahal na bilihin natin, dapat talaga natin pagtuunan ng pansin na meron tayong kahit kukunti lang sariling pananim. Tulad ng sibuyas, atsal, kamatis, mabubuhay naman yan kahit nasa plastic lang. Kaya tayong magtanim yan. Madali lang naman pagtanim. Kung wala kayong seedling, bigyan ko kayo. I-message nyo ako, gang, meron ka bang ganito? Walang problema, meron tayo ng ganyan, bigyan ko kayo. So, yan naman talaga ang gusto ng Diyos sa atin, magbigayan tayo. Love one another ba? Dapat mahalin natin ang kapwa natin. Pagbigayan tayo dahil yun ang gusto ng Diyos. So tingnan nyo naman guys.
Oh. Aabutin tayo ng isang minuto mahigit bago tayo makarating sa pinakadulo ng mga sitaw. So napapansin nyo, marami talaga, no? Kumbaga sa Bisaya, batong kini, mauni ang batong. So sitaw, kumain ka daw ng sitaw para ang mga mata mo ay luminaw. So ikot tayo, ikutan naman natin yung sitaw kasi ang dami talaga. So kung wala kayong sidling, pwede kayong manghingi ni Conseil de la Lamon. Mamimigay naman siya ng sidling tulad ko. O pag wala akong sidling, nanghingi ako kay Boss Dudong de la Lamon, binigyan ako ng sidling. Ganyan lang, kadiskarte ba? Kung talagang mahiya kayo, mahiya kayong manghingi ng sidling, kasi yung purpose naman talaga ni Conseil Dudong de la Lamon ay makatulong din naman. So namimigay yan. Kung mahiya kayo, pwede kayong bumili sa public market, guys. Meron tayong supply dyan. Ito yung mga tindahan na nagbibinta ng mga buto na pananim. Excuse me. Merong nagbibinta sa palengke mga buto ng batong, sitaw, atsal, kamatis, okra, talong. Meron dyan. So nasa tao lang talaga yan. Magdiskarte ba siya sa kanya? Buhay o hindi? So no? Napapansin nyo, ang haba ng sitaw. Matagal tayo makarating sa pinakadulo ng garden dahil sa sobrang haba talaga. Tapos ito, guys, yung pinakailalim, ito yung tinatawag na humus, kumbaga sa Bisaya. Ito yung matabang lupa. Ito yun ang mga dagami ng inaning palay. Ito yung dagami ng inaning palay. Pag nabulok, nagawa na siyang natural fertilizer. So ganyan. So ang haba ng ano, no, sitaw. So ayan, guys, lilipat na naman tayo sa ibang pananim. Tingin na naman tayo. So papayag ba kayo na hanggang tingin na lang tayo dito o magtanim na ba kayo? Nakikita nyo naman siguro kung gaano kaganda yung may sariling pananim tayo. So ito, lilipat tayo para makita nyo pa. Pasyal ko kayo dito, guys.